Hi everyone, what's up mga bebs? So nandito na tayo sa parang part 3 ng aming makeover sa aking bagong kwarto. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito i-transform with the bedsheet, tapos yung mga comforter, and then yung mga pillowcase. So yun lang, just keep on watching and thank you so much. So yun na nga mga bebs, bali, ang ipapakita ko naman sa inyo is makeover nung aking bed. So, pinakita ko na sa inyo kung paano ko ito sineta. Medyo mahirap siya ng setup pag mag-isa ka lang. But, everything is okay. So, papakita ko naman sa inyo yung mga ginamit ko, ay yung mga binili ko from different places like in Giant Tiger, at kung saan-saan pa. Actually, sa Giant Tiger lang lahat to nabili. So, first thing we have here, the Textmate Ultra Soft Ultra Dox pillow. So, this one is actually for $10. Dalawa na siya. And then after that, I bought this comforter. Bali, ang napili ko is color gray. As what I've said, ang kulay ng aming TM is, it's gonna be gray, black, or white or something like that. So we have here the comforter. Tapos may binili din akong twin. Bali, isang set na rin to. Included na dito yung isang standard na pillowcase. And then one flat sheet. Yun yung parang kumot or cover or something. Then one fitted sheet dito. So yun. And the size will gonna be the twin. And the brand is Martex. Tapos, bumili din ako nito ng fitted sheet, twin. At yung baling pinaka magiging base, para yung papalitan na lang is this one. So, eto medyo matagal ko na siyang ilalagay dun para hindi maapektuhan yung aking mattress or hindi madumihan. And then, ang regular ko na lang na iwa-wash is this one, yung pinaka upper part. So, gray din siya. Then, gray din. Then, I also bought this pillowcase. Two pieces na siya. Then, this one is actually $14 and the rest is $20. Ayan. So, eto $4 each. Bali, magiging base din ng aking pillow. Tapos, bumili din ako ng apat na ganito. Para naman, ito yung maging pang-outer part naman ng aking pillowcase. So, this one is actually $4 each. And then, dalawa binili ko kasi apat. Gusto ko maraming ulan. And then, yun. Bali, papakita ko na sa inyo kung paano ko siya iset up. So, let's go ahead, mga bebs. So, yun, mga bebs. Bali, ito. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko siya iset up. Then, after the vlog, I'm gonna remove it because I need to wash it. So, for vlogging lang since I'm excited to fix it. So, ito, itatapon ko na itong mga ito. Ito yung magiging base ng aking bed. Fitted sheet. Tapos, hindi ko na siya aalisin. Bali, yung aalisin ko na lang is yung pinaka next na ipapatong ko dito. So, let me go ahead and do it. Do it by myself. So yun, baliktad pa siya. So here it is. Ito yung pinakagusto kong part sa pag-aayos ng kama. Kasi may hilig akong mag-decoration. Since pangarap ko nga maging interior designer pero hindi natuloy. So this is the base of my bed. Tapos, alam ko may nabibili dito na para siyang ina-attach para hindi na siya maaalis or something like that. Para fit na fit at saka may hilang may hila niya talaga yan. Next naman is this one. Ito na yung may kasamang ganito ulit and then isang flat sheet or parang kumot na rin na manipis.
that I can use as well. So this is the bed. Ito yung isang standard na pillow case na libre. And then ito naman yung fitted na sheet na ipapatong ko dito. So yun yung design niya, para siyang flowers or something like that. And then twin siya, or tinatawag na single bed. So I'm gonna put it here. Lagay lang. And then, ayun, on the other side, I actually need to put this one at this way. So, iganto ko na siya. Maganda kasi yung pasok na pasok para makita mo malinis na malinis yung ating bed. Ayan. Next naman na ilalagay ko is itong pillow sheet. Flat sheet. Ito yung parang pinaka-kumot or parang pinaka-base. So, here. Parang medyo matigas pa siya kasi yung bagong-bago pa. So that's why later on, after doing my vlog, what am I going to do is I'm gonna wash everything after that. But right now, I'm gonna put it. So for this one, it should be at the end of the bed. Like that. Tapos, ayan. Pagkalagay na din yun, itong ipasok natin doon sa pinakaloob. Ayan. Tapos itong flat sheet, ginaganto yun para okay din siyang tignan. So there. So, tapos na tayo sa mga beddings and everything. Next naman natin is this comforter. So, for $20. Ayan. Bali, gray din siya. Gray and white. Combination of that color. Tapos, ipapatong ko lang din siya dito. Ito naman yung sa paanan, yung pinaka-i-exacto mo lang. And then, yung dito usually, pinufold siya into like this. Pero parang magkaroon ng konting style, is sinusok-sok din siya sa mga dulo-dulo. Ayan. So this is how it gonna looks like. So may comforter na ako, may flat sheet na. Next naman natin is of course yung ating mga pillowcase. So our pillowcase is actually 4 pieces. Ito, nairita ko dito, inaalis ko to, pero huwag na muna ngayon, maybe later on. So the thing that I'm going to use is this one first. Ito yung 2 pieces na pillowcase na nabili ko sa, what do you call it? Giant Tiger for the amount of $4 without taxes and fee. Ayan, mali, papasok lang siyang ganito. Tapos ang ginagawa ko dyan is ginaganito ko siya para hindi nakalaylay yung sobrang tela. Igaganto mo siya. Kukunin mo yung dalawang dulo, tapos kung saan na siya magsisikip. And then,
pagpagpagpag lang. Ayan. Mas maganda yung may inner cover na, aside from the pillowcase that you have. Kasi, para safe din yung ating, what do you call this? Pillowcase. Para hindi din siya magmukhang madumi. So, etong nilalagay ko is parang pinakaano pa lang siya. Pang loob na tela. Then after that, may ilalagay pa ako dyan, which is the one that I bought as well from Giant Tiger for the amount of $4. $4 din siya. So here it is. Ito yung magiging pang ibabaw ko. Pillow ko. So there. Where is the middle? We're gonna insert this one. So it's here. Dulo-dulo lang lagi. Like the usual one. So my head will gonna look like this. Ang style dyan, ganito mga babes, isusok-sok nyo sa dulo, etong dalawang side, hihilayin nyo ng dalawang kamay nyo, and make sure na magka-level dito. Yan. Saka nyo siya ipapress ng ganun. So, yan na yung ating unang pillowcase. Let's go with the second one. Here it is. Pasok lang yung kabilang dulo. And then, sobrang lambot nito siguro pag katagalan ng panahon. Pag-iisahin ko na lang siya. So, ayan. Lagay mo lang ganun or suksok mo lang ng ganun. Then, kunin mo yung dalawang dulo. Iganto mo siya. Para walang ganong nakalay-lay. Tapos, yan. Bali, ang gagawin ko, since tatlo naman yan, dalawa dito, then, dalawa dito. Next naman tayo is yung mga old na, ano ka na, pillow. Tapos meron din ako ditong dalawang throw pillow case. Later, pandadagdag natin to. Ayan. But as of the moment, tingnan muna natin siya. And then, I'm gonna get the two pieces of my here. So, yan. Bale, ito. Ito muna yung pinakamagiging base niya. At gagamitan ko na siya nung libreng pillowcase. This one. Tapos, kunin lang ulit yung dulo. Pag-pag ng konti. Ayan. Tapos, eto na, yung pangatlo. Since wala na akong extra cover for that one, eto na rin ang gagamitin ko since dalawa naman to. Para safe na safe yung ating. Lagyan na lang natin siya ang pagpag natin ng konti. And then on the other side naman, dulo-dulo lang. Huwag parehas na yung may butas kasi basta nakakairita siya. So, ayan. I'm gonna put it here at the middle. Same thing ng libreng middle din. And then, of course, hindi siya much, pero lalagay ko na rin siya dito.
So there. I don't know if it's gonna be like this or like that. I think that's it. So, ipapakita ko na sa inyo. Siguro palitan ko na lang yung pillowcase. Kasi parang hindi ko siya feel. So, as of the moment, aalisin ko muna siya. I'm gonna remove it. Then, hindi siya matchy. So, yan na lang. Let's go. Mga babes, ito na yung aking bed. Tapos, may apat siya na pillow. Dapat lalagyan ko ng dalawang pillow na maliit o pillow. Kaso hindi siya balance or accurate sa aking team. So, inalis ko na lang siya since it's a white and gold. Tapos, ito with comforter. Tapos, with my flat sheet. Tapos, meron na siyang sheet. Tapos, another sheet para mas malinis or safe ang ating mattress. So, there you go. I can sleep very well now. But right after this vlog, I'm gonna wash everything, of course. It's a new one. Bali, pinakita ko lang sa inyo how it's gonna be look like kapag inayos ko na siya. And this is it. There you go, mga babes. So, at syempre, ayun. Feeling ko makakatulog na ako dito ng bongga. Kasi mukhang maayos naman na yung aking tutulugan. At ang di lang maayos talaga yung gastos kasi sobrang mahal na mga bilihin dito sa Canada. Just for the pillowcase, $4 for 2 pieces. So, ayan, wag na lang mag-convert. And then yung ibang shit is gonna cost you like, how much it is? 10 bucks, 20 bucks. So yun, pero okay naman at least. Investment yan, kailangan yan kasi dyan tayo matutulog at para safe na rin tayo sa lahat ng bagay, much better kung bago huwag tayo bumili ng second hand kasi basta nakaka-trauma na rin based on our experience. So yun mga babes, thank you so much kasi nagstay kayo until the end of my vlog. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, what are you waiting for? Subscribe na and click the bell button para ma-notify kayo if ever na may new videos na upload ako. Pa-comment, like, and share na rin. We also have our Facebook page. It's gonna be Feliz Tamayo's page. Pa-follow, like, and share na rin. Instagram, Tamayo Kumu, Feliz Tamayo. What else do I have? So, I think nandiyan naman sa description yung aking mga social media. So, yun. Thank you so much for watching and see you all on my next vlog. God bless you all, mga babes.